Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat. Ano, meron tayo ditong customer. Yan, si bro. Ang nangyari dyan mga bro, walang power. Ayaw umandar. Yan problema, wala yung kicker. Yan ang problema sa mga GY6. Baliktad pa naman ang kicker nito mga bro. Eh, dapat nandito eh. Ano nangyari dyan? Nandito dyan sa kabila. Yan, okay. So, yan mga bro yung double check natin or i-titrace natin kung bakit wala siyang kuryente. Yan, syempre, bago natin umpisahan yung mga bago pa lang sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated kung mag-upload po tayo ng mga panibagong videos. So, tara! Mga bro, ito ah, baka magkamali kayo. Ang ibig kong sabihin, walang kuryente. Pagkainon mo, walang power, walang busina, wala rin signal light. Dapat kasi yan, naka-battery operated. Pag on mo, ng susi, dapat meron na siyang busina. May battery ba ito? Yan, so meron daw siyang battery. Ang gagawin natin dyan mga bro, bago natin tanggalin, take muna natin yung fuse. Kasi pagka ganyan mga bro, possible na fuse lang yung problema. Tapos kunin mo bro yung, ano, yung test light. Ito bro, nandito yata sa ano ko, sa motor. I-check natin mga bro bago tayo pumunta doon sa head kasi baka nandito lang yung problema. I-check natin kung mayroong power yung kanyang battery kasi wala rin siyang kicker. Hindi natin mapapa-start 'to pag kagano 'to. Yeah, kunin mo na lahat yan bro. Dito muna. Okay mga bro ha. Tuturuan ko na mga basic tips, technique. Pero wala nga yung fuse. Walang fuse pero check natin mga bro kasi mayroon ditong main supply na isang main papunta dito sa ating accessories. Check mo ako may laman. Check muna natin mga bro kung may laman ha. Oh, may laman. Okay? So may laman siya mga bro. So ngayon tatanggalin natin 'to. Yung susiyan. Tanggalin niyo lang 'to mga bro ha. Ito, ayan. Iya, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim kasi isang seat tinatanggal niya mga bro eh. Pero itong unahan pwede matanggal 'to mga bro. Unahin mo muna ito bro. Yan, unahin mo muna yan. Tatanggalin natin ito mga bro. Itong dalawang screw na yan para matanggal natin yung ito. Ayan, binanata na ng dalawa oh. Bro, saan ka nagpagupit? Hindi nga, papagupit din ako eh. Bigyan ko ako, barber shop. Hindi, ha? Ganyan ang gupitan ko dati. Pero saan dito barber shop bro? Kaya pa. Papagupit ako mamaya. Saan mo ka na rin yan? Kalbo naman talaga ako dati, mas maikli pa yan. Eh? Oo! Ahit? Ahit. Ahit. Hindi naman totally ahit, may tira. Ay, pala. Yan, mga bro, ha? Okay. So, parang bago ang ignition switch nito. Ito, mga bro, yung ignition switch. Bago nga. Diba? Bago nga, mga bro. So, dito, meron tayong dalawang wire, kulay pula. Kaya, ang kulay pula at kulay brown. So, i-check muna natin kung meron yung kulay pula. Dapat mayroon yan kasi rekta ng battery yan. Pero ito nakita ko walang fuse. Kailangan meron tayong fuse. So i-check mo bro. Gamit yan mga bro ng test light. I-check mo yung pula kung mayroon. Oh mayroon. So ngayon asa yung susi. Ayan susiyan natin mga bro ha? Kasi meron dalawang kulay dun ha. Brown tsaka yung pula. Eh yung pula na yan kahit naka-off mayroon laman. Pero yung kulay brown. Pero dapat kulay itim yan. Pero nagpalit na sila ng bagong susiyan eh. Bago yan ignition switch. Pagka sinusiyan nyo yan mga bro, dapat magkakaroon yung itim o ano ba yung kulay? Brown bro? Itim po eh. Itim ito, pero yung galing ignition switch. Brown. Oh, brown. Diba? Fix sa'yo eh. Ayan ha. Yun natin mga bro ha. Yun natin. Ayan. Pag on mo, oh, mayroon ha. Okay, mayroon. So, mayroon yung galing ng susiyan. So, wala sa susiyan yung problema mga bro. Ulitin ko. Okay ha? On, patayin ko, buhayin ko, patayin ko, buhayin ko. So, ibig sabihin yan mga bro, magmula dito sa battery hanggang sa switch, mayroon siya. Pero parang napapansin ko mayroon na yung signal light. Kala nyo naman. Oh, kala may busina na eh. Restart na to. Oh, restart. Ano ba yan? Restart na. Ayan mga bro, restart na pala eh. So, ang problema lang yan, ito, double, ayusin mo na lang to bro. Nag-short po yan. Naglulose connection niya mga bro. Ganun lang mga bro yung pagtutroubleshoot ano. Okay na yan. So tanggalin mo na lahat tapos i-reinstall mo na lang. Check mo na maayos. Ganun natin. Ayun, wala na naman. Ano? Nilinisan eh. Yeah, wala na. Tira
tinanggal mo, bro? Yan. Ba? Pula ko yan. Yan. Umandar na yan, mga bro. Yo, may busina na tayo. So, ganun lang, mga bro, yung pag-troubleshoot, ano. Pero kung sakalang hindi ganun, mga bro, kasi dito malalaman nyo sa ignition switch, kapag, halimbawa, wala dun, ibig sabihin, yung kulay pula na yun, babaybayin nyo yun, kasi putol po yun. Ngayon, kung, ano naman, kung mayroon dito sa ignition switch, ang titingnan nyo dyan, halimbawa, mayroon siya, tapos wala pa rin, ayaw pa rin mag-start, walang accessories, i-check nyo, mga bro, yung accessories na papasok. Diba? Kasi marami yung accessories dito eh. Halimbawa, gaya ng busina, ng signal light, ng brake light, ng starter. Ito, ng switch kasi mga battery operated yung mga yan. So, i-check nyo yan kasi minsan napuputol yan. Nangyari sa akin yan, mga bro, kailangan meron kayong test light or tester. Buong wire, hindi nyo halatang putol. Pero sa loob niya, full boost na siya. Nagpo-full boost na. Lalong-lalo na yung mga wiring ng Rosie, ano, mga bro. Kasi sa dami ko nang na-wiringan mga bro ng motor, iba talaga yung kalidad ng mga branded, lalong-lalo na yung mga Kawasaki tsaka yung Suzuki kumpara mo sa Rossi, na hindi siya ganun katiba yung wiring na ginamit. Kaya yung, ayan mga bro, yung mga motor ko na Rossi, ang wirings niya pang Kawasaki na. So kumuha ako na yung pang Rouser 135, yun ang inilatag ko dyan. Kaya medyo matibay na yung konti. Yan. So ganun lang mga bro, so mamaya i-check natin to, papagawa natin kay bro. Check natin, okay na yan. Yan mga bro, so tapos na natin yung kabit yan, binabalik na ngayon. So subukan mga bro, start. Yan, on. Switch muna, susi muna, yan. Alright, yan mga bro, mandar na. May ilaw na rin, oh. Kompleto na. Okay, so ganun lang mga bro yung pag-troubleshoot, ano, hindi palit ng palit. Hindi lagi palit ng palit kung ano mga pyesa. Buti nila, kung madami kayong pera, di mas maganda. Pero mas maganda para makatipid yan mga bro, troubleshoot muna na mga dapat bilihin or ano ba talaga yung sira para ma-pinpoint nyo talaga kung ano yung sira. Okay, so hanggang dito lang yung video natin mga bro. Magandang araw sa inyong lahat at I see Flaggy.